Ang sponsor ng video na ito ay ang larong Color Words. Ang dapat mong gawin sa larong ito ay piliin mo yung color na nasa loob ng word, hindi yung word. Madadownload mo siya sa Google Play Store at sa App Store. Libre lang ang download, as in wala kang babayaran. Download mo, walang mawawala sa'yo. Nakadiscover ka pa ng bagong laro. Nasa description na ang link ng download. Kaya maraming salamat kung na-download mo ito at nalaro mo na. Kaya balik na tayo sa video. Kung ikaw ay isang estudyante pa, may mga bagay na dapat mong malaman habang maaga pa. Kaya dito sa video na to, pwede magbago ang paningin mo bilang isang estudyante. Mahirap ito tanggapin dahil hindi ka pa ganun ka-mature mag-isip. Pero ito kasi ang realidad ng mundo. Kung maaga mo ito ma-realize, mas lalo mong mapapahalagahan ang pagiging isang estudyante. At sana, once na napalot mo na ang video na ito, mas lalo mong seryosohin ang pag-aaral mo. Sana din, huwag ka na maging sakit ng ulo, lalo na sa parents mo. Instead, pasalamatan mo sila at mahalin mo dahil sila naghirap ng gusto para lang pag-aaraling ka. O kung sino man yung taong nagpalaki at nagpaaral sa'yo, either grandparents or relatives, pasalamatan mo sila. 10 things na kailangan ma-realize ng isang estudyante. Number 1, pag may pagkakataong ka mag-aral sa isang school, huwag na huwag mo itong sasayangin. Dahil hindi lahat ng tao ay nakakapunta o nakakapag-aral sa isang school. May iba dyan na kahit matanda na sila ay no read at no write pa din. Kaya swerte ka na kung marunong ka magbasa at magsulat. Ito kasi ang pinaka-basic na requirement para mag-improve ka in terms sa education mo. May iba't ibang dahilan o sitwasyon kung bakit hindi nakakapunta o nakakapag-aral yung ibang tao. Either sa financial problem, physical or mental problem, walang access yung lugar nila sa proper education at madami pang iba. Kaya habang nag-aaral ka dyan sa school mo, huwag na huwag mo itong sayangin. I-grab mo yung opportunity na yan dahil pwede mag-improve at magbago ang buhay mo dyan. Kaya ayusin at seryosohin mo ito at huwag ka maging sakit ng ulo lalo na sa parents mo. Number 2, pag binigyan ka ng pagkakataon na mag-aral at makapagtapos ng college, kunin mo ito at huwag mong sayangin. Kung yun sa number 1, hindi lahat ng tao ay nakakapunta o nakakapag-aral sa isang school, but more pa kaya yung makakapasok o makakatungtong sila ng college. Dahil mas madaming estudyante ang hindi nakakapag-aral at nakakapunta ng college. Kung makatungtong man sila ng college, hindi nila natatapos ito at nagsistop na sila at nagtatrabaho na lang. Karamihan, ang usual na dahilan kaya hindi nila natatapos yung college is either financial problem o bumagsak sila. Kaya kung nagkaroon ka ng pagkakataon na makapag-aral at lalo na makapagtapos sa college, eh wag na wag mo itong sasayangin. Instead, pahalagaan mo, seryosohin at ingatan mo ito na mabuti. Swerte ka na sa lagay na yan. At mas lalo kang swerte kung may kakayahan yung mga magulang mo na magbayad ng tuition fee mo para sa college. Number 3, yung nag-class ka na lang sana instead na nag-cutting ka. Wala din naman katuturan yung ginawa mo sa oras na yun. Yung nag-cutting class ka, natanong mo na ba sa sarili mo na gaano ba ka-importante ang ginawa ko sa oras na yun na ang kapalit ay isang class na binayaran ko. Instead na nag-cutting o nag-skip ka ng mga klase mo, mag-klase ka na lang sana at may natutunan ka pang bago. Unless na sobrang importante yon, tulad ng may nangyari sa family mo o may importante kang aasikasuhin na i-improve ng buhay mo. Pero kung tatambay ka lang o maglaro ka lang ng mga video games o iinom ka lang kasama ang mga kaibigan mo, ay mas mabuti nang pumasok ka na lang. Para din hindi ka magkaroon ng absent na record at hindi ka makamiss ng kahit anong lecture, surprise quiz o kung anumang mga activities na ginawa nila sa araw na yun. Number 4, instead na inahabol mo ang isang magandang babae o gwapong lalaki, habulin mo na lang yung grades. Madaming estudyante ngayon na ganyan ang ginagawa. Inuubos nila yung oras nila kakahabol doon sa crush nila, either sa magandang babae o sa gwapong lalaki, at sinusuyo at nililigawan nila yun para maging girlfriend o boyfriend nila. Instead na gawin mo yun, habulin mo na lang yung grades mo, lalo na pag sobrang baba nito. Ang point ko dito ay mag-aral ka muna bago ka lumandi. Dahil once na bumagsak ka dyan sa isang subject mo, ay malaki ang mawawala sa'yo. Hindi lang in terms of financial, pati na din ang oras mo, kasi uulitin mo yung subject na yan o sa summer mo. So sayang oras na hindi mo na maibabalik
na dapat ginamit mo sa ibang bagay. Okay lang naman lumandi kahit papano, basta nag-aaral ka na mabuti at hindi naapektuhan ang grades mo. Number 5, ginawa ko na lang sana yung mga homework o projects na maaga kaysa kung kailan malapit na yung deadline. Pati ako, nagawa ko na din ito at ayoko nang ulitin ulit. Yung tipong kung kailan malapit na yung deadlines ng mga projects mo, tsaka mo ito gagawin. Nakaka-stress siya honestly, kasi kakabukas-bukas mo, hindi mo na napapansin na nagpatong-patong na ang mga gagawin mo. At hindi mo na alam kung ano uunahin mo. Kaya ang dapat mong gawin ay once na binigay at nag-set na ng deadline para dun sa project, ay gawin mo na agad ito. Mas mabuti na kung kailan malapit na yung deadline, at least 90 to 100% complete na yung project mo. Ang sarap kaya ng feeling na hindi mo na naisip yung project at pwede mo nang gawin yung iba kung meron pa. Once na natapos mo na ang lahat, pwede ka na magpa-relax-relax na at hintayin mo na lang yung araw ng deadline. Number 6, pahalagaan mo yung mga kaibigan mo kasi mamaya baka hindi mo na sila maging kaklase ulit. Ito ang isang reality ng buhay. Yung mga naging kaklase mo nung last semester ay may chance na hindi mo na sila maging kaklase ulit sa next semester. Well, may kanya-kanya silang rason para dun. Pero ang usual ay nagkaroon sila ng financial problem at hindi na siya nakapag-enroll, lumipat na siya ng school o bumagsak siya sa isang subject at naging irregular student siya. Kaya habang magkaklase kayo, pahalagaan mo ang pagkakaibigan nyo. Walang nakakaalam kung ano pwede mangyari sa future. Ang pwede mo lang gawin ay enjoy mo pagsasama nyo ng kaibigan mo habang magkaklase pa kayo at nakikita pa kayo palagi. Kasi once na hindi na kayo magkaklase, baka bihira na lang kayo magkita ulit. Usually, iba na ang schedule niya compare sa'yo at busy na siya masyado. Number 7, kinaibigan ko sana at naging close yung mga professor ko para in the future may connection na ako. Lately ko lang na-realize ito na malaking bagay pala na maging kaibigan at maging connection mo ang mga professor mo. Minsan, hindi mo inaasahan sila pa magbibigay sa'yo ng opportunity para sa work. Kasi meron silang mga friends na nasa labas na ng school at nasa industry na. Minsan, at hindi mo ni-expect na sila pa magbibigay ng recommendation doon sa friend nila na mataas ang posisyon doon sa company na ina-applyan mo ng work o minamarket mo para sa business mo. Kaya matuto kang makisama sa mga professor mo, magtanong ka sa kanila para alam nila na interesado ka talaga at huwag mo silang bibigyan ng mga sakit ng ulo. Kumbaga, nag-i-invest ka ng koneksyon at kaibigan para sa future. Number 8, kaya ka pinag-aaral ang parents mo sa school ay para hindi ka mahirapan pag-aralin yung mga anak mo in the future. Simple lang ang ibig sabihin nito. Kaya ka nag-aaral ay para magkaroon ka ng magandang buhay in the future. Yung tipong hindi mo na masyadong problemahin yung pera kasi may maganda ka ng trabaho at kumikita ka na malaki. Ito ay dahil maganda naging pundasyon mo sa pamamagitan ng pag-aaral mo sa school. Madaming benefits pag ikaw ay nakapag-aral. Ang una ay madaming opportunity ang mag-open up para sa'yo. Pangalawa ay natututo ka kung paano mag-aral ng tama. Kumbaga, nakakagawa ka ng iba't ibang paraan kung paano mo matututunan at magigets ang isang bagay. At pangatlo ay natututo ka kung paano mag-handle ng pressure, which magagamit mo ito sa totoong buhay. Number 9, tsaga lang na mag-aral ang kailangan para makapasa at importante na hindi bumagsak. Ma-realize mo na tsaga lang talaga na mag-aral ang kailangan mo para makapasa ka. Para magawa mo yun, kailangan mo mag-aral ng at least 2 hours or more araw-araw at dapat wala kang palya dun. Focus lang naman ang kailangan, pero mahirap ito gawin ng karamihan. Kasi sa panahon ngayon ay madami na tayong mga distraction na kumukuha ng attention natin. Ang goal mo dapat ay huwag na huwag kang babagsak sa kahit anong subject mo. Maski passing grade lang ang makuha mo, okay na. Kung ikaw naman yung taong rich at kayang-kaya magbayad ng tuition fee ng paulit-ulit dahil bagsak, sige go lang. Ang advice ko lang sa'yo ay maaaring hindi problema sa'yo ang pera, pero yung oras mo ang sinasayang mo at yun ang hindi mo na maibabalik kailanman. Number 10, enjoyin mo ang buhay ng isang estudyante. Minsan ka lang sa buong buhay mo na magiging isang estudyante. Kaya habang nandiyan ka pa, enjoyin mo ito. Once na lumabas ka na kasi ng school at nagtatrabaho ka na, mamimiss mo ang buhay ng isang estudyante. Tulad ng mga ginawa niyong role-playing sa isang subject, mga programs niyo na kailangan niyong mag-perform,
tulad ng Linggo ng Wika, United Nations Day, at marami pang iba. Madami ka rin ma-realize once na lumabas ka na ng school mo. At may video ako para dun. Nasa description na ang link. Huwag kang masyadong mai-stress. Relax ka lang, tsagain mo lang, at mag-aral ka ng mabuti. Enjoy the process. At eventually, makukuha mo din yung goal mo na makagraduate. Kaya good luck, at sana may matutunan ka dito. Thank you for watching. Like my video, and subscribe to my channel.